Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nangangarap na makaipon? Kayo po ba ay hanggang pangarap na lamang at hindi ito natutupad? Kaya nga po meron tayong mga alikansya challenge. Kamusta naman po kayo mga bossing? Di ba November na ngayon? O siya, kayo po ba'y nakaipon ng pera mga bossing? O siya, baka sabihin ninyo, eh talaga hindi makakaipon dahil crisis. Talaga naman mga bossing, tunay po yan. Talagang mahirap ngayon mga bossing ko na makaipon, lalo-lalo na makain nga iwala. Ako po dati mga bossing, nagbubutas pa ako ng Wilkins. Lagi ako nangangarap na mapupuno ko tong Wilkins na ito mga bossing. Pero hindi po yan nagaganap mga bossing. Iba tipo na kakailang hulog ko pa lamang, sinisipat-sipat ko na kung magkano ang laman ng pera nito. Kumbaga, nagpakahirap lang ako na gumawa ng alikansya. Doon nga pa yung ginawa kong alikansyang Wilkins. Yung pinagbasyo na ng tubig ng aking pamangkin, hiningi ko yung mismong basyon. Alam niyo po ba mga bossing ko, yung mga plastic-plastic nila, yung mga pwedeng ibenta, naglalagaan ako sa kanila ng plastic para huwag nila itapon. Binibenta po namin yan dati mga bossing. Ako'y abanger sa mga ganyan mga bossing. Ngayon po mga bossing, ayan po ay kumbaga tunay naman na napakahirap ng mga ganyan sitwasyon. Mainam na subukan niyo po ito mga bossing para makaipon po kayo, lalo na sa 2022. Subukan niyo po ito mga bossing, proven po ito. Kaya kung kayo pinaniwala, ang video ito ay para po sa inyo. Mga bossing ko ay abangers lagi, lalo-lalo na sa mga kapatid ko. Halimbawa, mga kapatid ko, yung kanyang anak ay nagagatas pa yung lata ng iniipon po namin yung pati po yung mga plastic na mga Wilkins na pinag-anuhan ng bata. Lahat po yan, pati yung mga pinag-anuhan ng sardinas po namin, shoot lang na shoot sa plastic, sabay-sabay namin yung ibinibenta. Ayan, mga nangangalakal mga bossing. Nako, pinapagdaanan na rin po namin yan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, samot-samot na talagang napakaraming pagsubok ang aming pinagdaanan. Pero, yun nga po mga bossing ko, lagi ako nagtatanong kung kailan magtatagumpay. Yung pala, huwag ka dapat magtatanong mga bossing, lagi kang positive. Huwag nyo rin lalong gagawin yung ku-question ninyo, mahal na Panginoon, or yung mga pampaswerte niyan, maiiyamot kayo sa kanila, lalo tayong aalatin kapag po ganyan. Kaya kailangan, para lalo po tayo namang swertihin, maging positibo lamang. Wala kang kukwestiyonin, wala kang sisisihin mga bossing. Yung mga nagaganap sa atin, sama-sama tayo ng ating pamilya, yan po, swerte na po yan. Hindi ka nagkakaroon ng karamdaman, swerte na po yan. Kayo po ay nakakain ng 3 beses sa loob ng isang araw, swerte na po yan. Hindi ka napapahamak, lumalabas ka ng bahay pero walang nangyayari sa iyong masama. Kasi alam niyo naman po, yung mga nagaganap sa labas. Ngayon, lagi kang safe, swerte na po yan mga bossing. Ngayon po mga bossing, hindi lang lagi pera ang ating pong ipagpapasalamat. At huwag ka rin maninisi sa lahat. Lalo-lalo na huwag kang magkukwestiyon sa mahal na Panginoon. Kasi, yun eh, dati-dati gawain ko po yan mga bossing. At ang dami ko nga po nakakaaway, ang dami kong masyadong pasaway kasi nga po, ang daming problema mo pinagdadaanan mga bossing, di ba? Minsan, kaya nga nagiging chismosa ka kasi para makalimutan mo yung problema nyo, yung mga ganun mga bossing, napagdaanan ko na rin po yan. Ngayon po mga bossing, maling-mali ang aking mga pinagagagawa. Kaya binago ko po lahat yan at naging positibo po ako sa buhay. Kaya kapag may biglang naisip ako na negatibo, kasi syempre lahat naman po tayo, lalo na tahimik kang ganyan, tapos bigla kang minaisip. Ngayon, kukontrahin niyo po yan at ipagdadasal niyo sa mahal na Panginoon. Tulungan po kayo, gabayan po kayo. Tapos sabayan niyo po ito kung ikaw ay isa sa mga nangangarap na makaipon ng malaking halagang pera, unang-una huwag kang gagawa ng alikansya. Kasi yan po mga bossing ay pahirapan para magpasok kayo ng pera. Kumbaga pera mo na pahirapan ka pang magpasok sa loob ng alikansya. Isa po yan sa pangit. Ibig sabihin yan, mas magiging mahirap sa inyo para kumita ng pera. Huwag kang mag-aalikansya mga bossing. Ang gawin nyo lang, mas maganda pa. Halimbawa, gusto nyo na lagi yung nakikita na hawakan nyo siya. Kumuha kayo ng kaldero. Maganda pa yung kaldero. Kasi ang kaldero, shoot ka lang ng shoot. Pagbukas nyo ng takit na ganyan, shoot lang. Napakagaan. Ibig sabihin yan, magaan, ang daloy na swerte. Mas magiging magaan sa inyo na kumita ng pera. Tapos yung kalderong ito, huwag nyo ilalagay sa baba ha. Ilalagay nyo ito sa mataas na lugar. Para mabilis, magaan, ang daloy ng swerte mga bossing. Tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, lalo-lalo na sa usapin ng pera. Ngayon po mga bossing, kung ayaw nyo naman ng kaldero,
at big time po kayo. Kayo po mga bossing ko ay bumili ng Bolt. Pero yung Bolt, hindi rin ako masyado ano sa Bolt, lalo na kung ang Bolt ninyo ay mabigat. Kasi sasahig nyo lang siya mailalagay. Eh, kung maliit naman yung Bolt, edi pwede rin naman po. Yung pang simple lang na mabibit-bit kahit saan, pwede nyo siyang ilagay sa mataas na lugar. Pero kung mabigat, tapos sasahig nyo lang siya mailalagay, doon nyo siya ipapatong. Hindi rin po, meron akong kakilalang ganyan. Hindi na rin nila ginamit yung Bolt po nila. Mas gusto pa po niya na sa isang bag or sa isang cabinet, doon po niya inilalagay. Kasi mas maluwag po siya mga bossing. Kung kayo po ay naniniwala, lumarga po kayo. Proven po ito na maswerte mga bossing. At tapos, ang gawin niyo po, maglagay po kayo ng peppermint. Ang peppermint ay isa sa mga very powerful na pangpaswerte, lalo na sa pera. Halimbawa, ito yung inyong kaldero. Ngayon, lagyan niyo yung peppermint dyan. Yung inyong po maliit na lagayan or kaya meron kayong parang box, yung mga sinuunang box, mga parang baul, yung mga ganyan, yun yung lagay ang pera, lagyan niyo ng peppermint. Yan po, idadami ng dadami, parang yung mabubusan ng ganyan na parang dadami. Mga anak po yung pera po ninyo, dadami po yan mga bossing. Unang-una, baka mapaisip kayo, paano naman, ganito lang aking kinikita. Ito nga po mga bossing, wasa ginawa niyo po ito, mayroon kayong darating na pagkakakitaan na hindi nyo inaasahan, nakikita kayo ng pera. May mga darating sa inyo magagandang oportunidad na nakikita kayo ng pera. Basta, in short, mas magiging magaan sa inyo ang dali na swerte, lalo na sa pera. Kaya kung kayo pinaniwala, lumarga po kayo, subukan nyo po ito. Yun lang po mga bossing. Salamat po.